Samantala, nanunuluyan ngayon sa isang paaralan ng mga nasunugan sa barangay Malibay sa Pasay. Ang iba naman sa gilid na lang ng daan piniling magpalipas ng gabi. May live report si Katrina Son. Katrina? Rhea Igan, pansamantala nga munang inilikas dito nga sa Tipaez Elementary School ang mga nasunugan dito sa barangay Malibay sa Pasay. Regular classes pa rin kung maituturing dito sa Tipaez Elementary School sa Malibay sa Pasay. Ngunit ang ibang classroom at ang mismong covered court ng paaralan, pansamantala munang ginawang evacuation center para sa mga nakatira sa may 250 bahay na nasunog kahapon. Karamihan naglatag na lamang ng mga karton para may mahigaan. Ang mga nanay naman, walang tigil na nagpapaypay dahil init na raw ang kanilang mga anak. May ilan naman na minabuti na lang magpalipas ng gabi sa gilid ng daanan. Dito raw kasi mas maluwag. Tulad ng pamilya ni Marivic Senya, ayon sa kanya, mahirap makipagsiksikan sa mga evacuation center kaya naman, dito na lamang raw sila sa gilid ng simbahan nagtayo ng tolda. Kwento niya, nagbigay na raw kaninang madaling araw ng mga banig at kumot ang lokal na pamahalaan ng Pasay na siyang ginagamit nila ngayon. Marami pa nga pong pangangailangan na kailangan namin dito sa mga damit na at saka gamit. At saka yung mga pwedeng panimula namin na na magkaroon kami ng panibagong masisilungan. Nandito po ngayon sa evacuation natin sa Tipaez Elementary School, 186 families. Pero meron po tayong 325 na total families affected po doon sa tatlong barangays. Igan, Rhea, sa ngayon nga ay nananawagan ang mga nasunugan dito sa may mga magagandang kalooban na kung maaari raw ay tubig at pagkain ang ipadala sa kanila dahil iyon daw ang pinakakailangan nila sa ngayon. At yan nga muna ang latest mula dito sa Pasay. Rhea, Igan. Maraming salamat, Katrina Son.